minsan natataka ako kung bakit kapag kumakain yung mga Koreans, parang hindi lang sila kontento sa iisang ulam lang. Palaging may maraming mga maliit na mangkok, maraming mga side dishes. Ngayon, naintindihan ko na kasi sa mga Koreano kasi, yung nagluluto, hindi lang siya tagapagluto. Para rin siyang tagapag-heal. Para rin siyang doktor, in a way. Kasi ang bawat kinakain ng tao ay nakakapagpagaling sa ating katawan. So, importante sa kanila na bawat kain nila, kumpleto yung mga pagkain na magbibigay ng lunas sa ating katawan. So, halimbawa, yung dilaw, kapag dilaw daw ang pagkain, good daw yun para sa stomach. Tapos, kapag pula or orange yung pagkain, itong mga pagkain na to, good daw yun para sa puso. Pero kung dati tanging mga hari at reyna lamang ang nakakatikim ng makulay at metikulosong royal cuisine, ngayon itinuturo na ito sa ilang eskwelahan. So many housewives like to learn how to cook. So even in your home, even if you're not a king or a royalty, you get to taste royal cuisine. So even if Korea is already like progressive and modern, the traditional kind of cooking is still very popular. Yes. Why is that? Because it's so beautiful. Yes. And high-class premium food. Bulgogi, tofu cake at isang noodle soup ang handa ngayong hapon. Mukhang simple sa unang tingin pero ang paghahanda nito napakamitikuloso. Chikwa hanede. Diba, chikwa-ro hanede ba? Kailangan malambot na malambot ang karne ng baka. Ang tokwa, matiyagang pinipiga hanggang mawala ng tubig, hinuhugis at pinasasarap ng maingat at matiyagang kamay. Ang bawat sangkap maingat na hinihiwa at tinatadtad. Siyempre, dapat kumpleto ang mga kulay na ibubudbud sa itaas. Heso, paro, manduna ko puta. Maya-maya pa, naglabas ng flour dough ang Korean chef. Akala ko tinapay o anumang dessert ang gagawin niya. Heso, paro, choco. Pero matapos ang ilang minutong paghuhugis sa harina, hiniwa ito ng manipis na manipis hanggang maging noodles. Noon ko lang tunay na naintindihan kung bakit naging isa sa pinakaimportanteng tao ng palasyo ang mga tagapaglingkod at tagaluto. Ang pagkain Koreano kasi hinubog at hinulma sa loob ng mahabang panahon, binudbura ng pasensya at pagmamahal, dahil ang pagkain ay hindi lang simpleng lamang tiyan.